Papurihan Diyos ng lahat o papuri sa kalitasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi na ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalitasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugod niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakilang ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Handog!
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kinahihinatnan ng mga napasailalim sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagliligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa at magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Oong sa aki nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang.
iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan, ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya nang lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga.
Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dumudugo o dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagpapagamot ang kanyang mga ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at ang tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Buhay pa ba? Buhay na buhay. Mga kapatid, 2 buhay ang ibinilik ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isang matanda at isang bata. Naalala ko tuloy, no, nung ako'y nag-a-apostolate sa isang hospital, nagpunta kami sa ICU. At sa ICU, alam nating lahat na yung mga nandoon, karamihan ay nag-aagaw buhay. At nandoon, nakahiga, nakahimlay ang anak at nasa tabi niya ang nanay at tatay. Nung nandoon kami, pinagdasal namin yung bata at nagkwento yung nanay. Sabi nung nanay, "Nagsiserve po kami lagi sa simbahan, lahat ginagawa namin para sa Diyos. Kaya wala kong nakikitang dahilan
para hindi gumaling ang anak ko. Naisip ko lang bigla na ang inang ito sa gitna at sa harapan ng kamatayan, naghahanap siya at naghahangad siya ng buhay para sa kanyang anak. Sa gitna ng kamatayan, hinahanap niya ang buhay. At hindi ito nalalayo sa karanasan noong dalawang karakter sa ating ebanghelyo. Yung isa, 12 taong gulang at inakala nila patay na. At dahil doon, nung time na yon, meron talagang mga taga-iyak. At kapag meron ng mga umiiyak, ibig sabihin, sure sila na patay na talaga ang tao. At kung titingnan natin, ano, kung ipipicture out natin, talagang siguro patay na tong batang 12 years old na ito. Pero siya'y muling nabuhay, siya'y binuhay ng ating Panginoon. Yung isa naman, balo at dinudugo na sa loob, babae at dinudugo na sa loob ng 12 taon. At kung minamalas ka nga naman, no, kung ikaw ay babae, hindi ka naman pinagtatrabaho talaga sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga babae, hindi pinagtatrabaho. Usually, nasa bahay, nag-aalaga, nag-aasikaso ng mga anak at asawa. At siguro, itong babae na ito, siya na lang din siguro mag-isa sa buhay. At ang kamalas-malasan din talaga, ang sakit niya pa ay pagdurugo. At kapag ka meron kang pagdurugo sa iyong katawan, sa panahon ng ating Panginoon, sa mga Hudyo, pag meron kang dugo o dinudugo ka, ituturing kang madumi. Dahil ang kahit na sino na madampian ng dugo, tinuturing na madumi. At kung ikaw ay tinuturing na madumi, hindi ka pwedeng magpunta sa templo. Pangalawa, hindi ka pwedeng lumapit sa ibang tao. So ibig sabihin, bukod sa nararamdaman niyang sakit, nararamdaman niya din na hindi siya kaisa ng mga tao. Ang pakiramdam niya din, hindi siya makalapit sa kanilang Diyos sa pamamagitan ng templo. In other words, parang patay na din siya. Isipin mo yun, may sakit ka na nga, hindi ka pa makalapit kahit kanino, parang mas mabuti pa na namatay ka na lang. Pero katulad nung karanasan, nung 12 taon, ibinalik ng ating Panginoong Hesukristo ang buhay sa babae na ito. Pero ano bang ibig sabihin ng mabuhay? Ano bang ibig sabihin ng pagiging buhay at magaling? Kasi pwedeng buhay ka nga, pero humihinga ka lang. Pwedeng buhay ka nga, wala ka namang kabuhay-buhay. Di ba may mga taong ganyan? Buhay nga, pero parang hindi naman buhay. Walang kabuhay-buhay. Pero meron din naman mga tao na halos kainin na, lamunin na ng sakit at paghihirap, pero buhay na buhay pa rin. Halos wala ng buhay, pero buhay na buhay pa rin. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging buhay ay unang-una ang mabuhay na katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa. Sinabi sa atin sa ating unang pagbasa, nilikha ng Diyos ang tao hindi para mamatay, kundi maging larawan ng kanyang buhay. Na ibig sabihin, ang mabuhay ay mabuhay sa kabanalan. Sinabi sa ating unang pagbasa, hindi naman gusto ng Diyos, hindi plano ng Diyos na mamatay ang tao. Pero nagkataon, nagkaroon ng kamatayan. At yon ay dahil sa pagsuway ng ating unang magulang, nina Eva at Adan, sa pamamagitan ng tukso ng Diablo. Kaya ibig sabihin, sa tuwing tayo ay mahuhulog sa tukso ng Diablo, sa tuwing tayo ay mahuhulog sa kasalanan, nababawasan ang ating buhay. Hindi tayo namumuhay na katulad sa plano ng Diyos. Dahil ang mabuhay ay ang mabuhay na buo. At ang pamumuhay ng buo
ay ang buhay na patungo sa ating Panginoon. Meaning, gawin natin ang lahat para mabuhay ng banal. Yan ay ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, ano bang ibig sabihin ng pagiging buhay? Ang pagiging buhay ay ang pagbabahagi ng ating buhay sa buhay ng iba. At yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay namatay para tayo ay mabuhay. Siya ang dumanas ng sakit, ng bigat ng krus, para hindi na tayo ang dumanas nun. Namatay siya para tayo naman ang mabuhay. At bilang Kristiyano, ganun din naman ang panawagan sa atin. Ang isang taong tunay na nabubuhay ay nagbabahagi ng kanyang buhay. Yun yung narinig natin sa ikalawang pagbasa, na sinasabi ni San Pablo, ang mga may sobra, ibigay. At ang mga may kulang, tumanggap. Dahil ito yung practice ng mga Kristiyano noong mga panahon na yun. Magpahanggang ngayon naman, bilang mga Kristiyano, particularly noong panahon ni San Pablo, lahat ng may mga sobra, ibinibigay. Para lahat ng mga may pangangailangan, nakakatanggap. At walang sino man sa kanila ang may mahigpit na pangangailangan. Doon sa Israel, pag pumunta kayo doon, meron doong tinatawag na Dead Sea. At yung Dead Sea, tinatawag siyang Dead Sea dahil sobrang alat. Pero kung titignan nyo yung lugar na yon, hindi naman talaga siya dagat. Siya ay lawa. Pero yung tubig na nagmumula sa ibang bahagi ng lugar na yon, tinatanggap niya lang ng tinatanggap. Pero hanggang kanya lang, hindi lumalabas. Parang tayo din. Pagka ang isang tao, tanggap na lang ng tanggap, para na rin siyang walang buhay. Para na rin siyang namamatay. Katulad ng Dead Sea. Kasi tayo ay nabuhay, hindi lang para sa sarili natin. Tayo ay nabubuhay para din sa iba. Kaya sana lahat ng biyayang natatanggap natin, yung mga biyayang natatanggap natin, maliit man o malaki, ay matuto tayo na maging daluyan ng biyaya at magbahagi sa iba. At yan ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero paminsan-minsan, nakakaranas tayo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay ng pagkakasakit. Minsan nakakaranas tayo ng physical na pagkakasakit. Minsan nakakaranas tayo ng pagkakasakit sa isip. Hindi ko ibig sabihin baliw, pero ibig sabihin, di ba? Minsan nababatbat tayo ng anxiety, ng worries, ng pag-aalinlangan. Minsan naman, espiritual ang kaluluwa natin nagkakasakit. At siguro lahat tayo dito nakaranas na magkasakit. At pag tayo nagkakasakit, nararamdaman natin unti-unting nawawala ang ating buhay. At kanino lang manggagaling ang kagalingan na yon? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang kagalingan nating lahat. Siya ang buhay nating lahat. Kaya ngayong araw ang paalala sa atin, mga kapatid, hindi ninais ng Diyos na tayo ay dumanas ng kamatayan. Pero nagkataon, nagkaroon ng kamatayan dahil sa Diablo. Pero ang panawagan sa atin, tahakin natin ang landas ng kabanalan patungo sa buhay na bigay ng Diyos. At ang pamumuhay natin ay hindi lang para sa atin. Ang pamumuhay na buo at ganap ay ang pamumuhay para sa Diyos at para sa kapwa. Dahil sa huli, ang goal natin ay hindi lang mamuhay dito, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At makakamit natin ito kung tayo ay mabubuhay ng buo at ganap para sa Diyos at para sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at hingi natin ang kagalingan mula sa Diyos. Manalangin tayo, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagahatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihang magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas, ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa. Kadakilaan mo, Hosanna sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa banal ng Panginoon, Hosanna sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami ediya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. If you wish me to be faithful to
with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, that you need, joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, that you need, joy of my heart. Ngayon po ay St. Peter's Pens, Obulum Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagawin sa apostoliko at gawaing pangkawang gawa ng Santo Papa para sa Roma. Tumulong po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadadala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas po kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.